Dito sa Angkas, tinitiyak namin sa inyo na dumadaan sa matinding pagsasanay at pagsusuri ang ating mga bikers bago isabak sa Team Angkas. At dahil dalawa lang kayo magkasakay ng iyong biker sa motor, dapat nyo rin malaman kung paano maging isang mabuting pasahero. Magandang araw po sa inyo. Kasama ko ngayon ang magandang si Bugs. At ito naman ay si Kuya Kim. Alamin natin kung paano maging ligtas sa Angkas! Siyempre, hindi lang pagsusot ng helmet at pagkapit ng mahigpit ang batayan sa pagiging maayos na kaangkas. Tama. At dahil nabanggit mo na rin yan, Kuya Kim, unahin na natin ang... Paano ang tamang paggamit ng helmet? Mahigpit tayo dyan sa angkas. Pag walang helmet, bawal ang bumiyahe. Simpleng-simple. Kasi nga naman, pag walang helmet, walang proteksyon mula sa peligro. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, pag nagsuot ka ng helmet, mababawasan ng 40% ang chance ng mamatay ng dahil sa pinsala sa ulo. Tama. Pero para makaiwas sa kapahamakan, kailangan tama ang pagkasuot mo ng iyong helmet. Pagdating sa pick-up point, aabutan ka ng iyong biker ng helmet. Ito ang official Angkas helmet. Ito ang tinatawag nating three-quarters face o jet helmet na reflectorized sa likod. At siyempre, ang yari nito ay alinsunod sa batayang tinakda ng batas. Bibigyan ka ng biker ng disposable na hair cap at disposable na face mask. Dapat mong isuot ang mga ito para mapanatiling malinis ang helmet. Di lang para sa sarili mo, pero para na rin sa mga susunod na gagamit. Malaking bagay ang chin strap para siguradong tama ang suot mo sa iyong helmet. Gawin ng two-finger check para siguraduhin tama lang ang pagkakalagay mo ng iyong helmet. Isa ra ang visor at pwede ka nang sumakay. Paano nga ba sumakay sa motor? Tandaan, laging sa kaliwa ang pagsampa sa isang motor. Ito po'y dahil ang lahat ng mga motor ng angkas ay nasa kanan ang tambucho dahil dito lumalabas ang mainit na hangin nagmumula sa makin ng motor. Nakakapaso ito kapag ika'y nadikitan. Para makasampa, ipatong ang kaliwang paa sa kaliwang footrest. Pwede kang humawak sa balikat ng rider, tapos iapak ang kanang paa sa kanang footrest. Iwasang sumagi ang anumang bahagi ng iyong binti sa tambucho. At bawal po ang upong patagilid. Hindi po ito safe, hindi po ito ligtas. Paano ang tamang pagkapit sa biker? Importanteng lagi ka nakahawak sa iyong biker at laging sa gawing bewang lamang. At kung di ka naman komportableng humawak sa baywang mismo, maaaring kumapit sa itinalagang mga hawakan sa likuran ng safety vest ng Angkas Bikers. Ang mga safety vest na to ay reflectorized para madali silang makita habang bumabiyahe anumang panahon. Siguraduhin kumapit na mabuti bago umandar ang motor. Muli, pwede kang humawak sa baywang mismo ng biker o sa mga hawakang nasa likod ng kanilang safety vest. Paano ang tamang pag-angkas? Maswabe ang galaw ng motor sa daan kapag balanse ang pasan-pasan nito. Mapapadali ang pagliko ninyo kung susundan mo ang kilos ng biker. Halimbawa, kung ang biker ay hihilig pa kanan dahil pa kanan ang liko ninyo, gayahin ang biker at humilig ka rin pa kanan. Malaking tulong to sa inyong pagliko. Dapat bang makipag-usap sa biker habang bumabiyahe? Parang medyo mahirap kapag pareho kayo naka-helmet. Dahil dito, iwasang makipag-usap sa biker pag di naman kailangan. Ngayon, kung nabibilisan ka sa patakbo ng motor, maaari mong tapikin ang iyong biker sa balikat. Para sa Angkas Bikers, ito'y hudyat na nais mong bagalan nila ang kanilang patakbo. Pakitimbrihan nyo rin ang inyong bikers kung meron kayong nakikitang maaaring maging panganib sa inyong daan. Ilang paalalang pangkaligtasan. Laging maging alisto habang bumabiyahe. Malaking tulong kung alam mo mga nangyayari sa iyong paligid. Huwag gagambalahin ang walang tamang dahilan ang inyong biker. At iwasang gamitin ang inyong mobile phones. Habang bumabiyahe tayo para siguradong magagamit ang parehong kamay sa pagkapit sa biker habang umaandar. Meron bang kasuot ang dapat iwasan kapag umaangkas? Mas magiging komportable ka at iwas disgrasya kapag mas balot ka habang nakasakay. Makakabuti kung ikaw ay naka-jacket na mahaba ang manggas, pantalon at sapatos na sarado o closed shoes.
Iwasan natin ang mga pakitaas na walang manggas, shorts o anumang damit na litaw ang balat para hindi magalusan o masugatan. Delikado ang mga accessories tulad ng mga balabal o anumang katulad na may mahahabang palawit na maaaring sumabit sa kung ano-ano sa daan. Iwasan rin magsuot ng mga tsinelas o mga sapatos na walang sintas. Makakabuti sa atin kung makakaiwas tayo sa pagiging peligro sa daan. May iba-iba bang sukat ang mga motor? Mas maigi kung titiyakin mong kaya kang pasanin ang motor ng iyong biker. Pwede mo siyang tanungin gamit ang app kung sa tingin mo ay higit sa pangkaraniwang sukat at maaaring di ka po pwede sa mga mas maliliit na motor. Napakahalagang tandaan at isabuhay ang mga alituntuning ito para siguradong matiwasay sa bawat biyahing ang kas ninyo. Pwede rin po natin puntahan na ang kas Facebook page para sa karagdagang payong pangkaligtasan. At yan ang aming mga munting paalala upang tayo'y laging maging ligtas sa angkas!